Pag nakikipag-away ka ba sa shota mo, gagamit ka ng ganyang kilometrong kahabang linya? Jejimon kami mag-away ng ex ko. She had me at my worst. She had me at my best. Pero binabaliwala mo ang lahat. Mo and yan. You chose to break my heart. Hello and welcome to another edition of Best 10 Bets. Ako po si Butch Francisco. Ako po si Leo Katigbak. And I'm Gandang Moreng. Okay, Gandang Moreng. Yes. Ano ang topic natin for today? Ang topic natin, excited ako kasi baka mamaya may maungkot na naman akong mga, ay movie pala to, di ba, dati. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay iconic lines. Sa Pilipinas. Yun, hindi ko sure eh kung lalabas ba tayo ng Pilipinas o Pilipinas. Hindi, dito lang tayo. Ah, dito lang tayo. Sa We love the Philippines. Correct. We love Correct. The Philippine movie industry. Okay. Kaya ito ha, umpisan ko na. At number 10, ito, hindi siya not necessarily paborito ko, but kundi tumatak, di ba? Okay. Umpisan mo, tatapusin ko. FBJ ito. Umpisan mo. Sabi mo macho, sige nga, paano ba yun? Siyempre dapat malaman namin kung paano talaga siya sila. May baril ka dyan? Ay, hindi. In the way lang. Oh, sige na. Pagbigyan mo na. I-act out mo na. Lagi mo sinasabi sa amin na lumabas ka sa sine. Yung ngayon. Yung mga susunod. Bakit yung mga susunod pa? Pwede nang umpisahan ngayon. Okay. Tsaka wala masyadong drama dun. Gusto mo ba drama? Eh, hindi. Umpisahan mo, tatapusin ko. Ayun na yun. Hindi, okay. Pero hindi, parang ano, modulated ang pagka-deliver ni FBJ yun. Eh. That's right! Oh, sige. Nakaganong ka. Oh, sige. Oh. Oh, Masigip ang pantalon ko. Hirap na hirap siya ipasok yung kamay niya dun sa pantalon kasi parang naiipit yung kamay niya. Kasi maraming laman. Daliri niya. Maraming laman. Next, dun ko na sa susunod na lang. Sige. Okay, sige. Succeeding. Pagbigyan na natin. Walang tulugan. Walang tulugan? Akala mo ha? Akala mo? Hindi, syempre. Di ba hindi ganun yung pagkakasabi? Di ba walang himala, syempre. Ganun ba sinabi sa movie? Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa at ng mga Diyos! Himala, ang himala ay nasa puso ng tao. Oh, 'di ba? Nakatayo ka doon sa entablado tapos guy na ganoon. Ikaw naman, lagi mong pinagmamayabang sa amin ang iyong acting chops. Bakit hindi namin nakikita yung acting chops? Iba pang i-search ka sa Google, anong lumalabas? Actor ka, 'di ba? I don't have to prove anything. Okay, next. Bakit siya iconic? Hindi kasi pinaglalaroan lahat, 'di ba? Okay. Para barang walang comedy bar na hindi gumamit nito. At number 8, ayoko ng masikip. Gusto ko loose. Sandali, bakit parang yung linya medyo mahaba-haba? Parang yung sa'yo, hindi mo parang ayoko ng masikip. Ito nga, itutuloy ko na eh. Ayoko ng masikip. Ayoko na ulan tubig. Ayoko ng mabaho. Ayoko na walang pagkain. Tinanan mo ka ng pizza? What? Parang ang feeling ko kung si Maricel nakikinig ngayon, madi-disappoint si Maricel. Oo, ma-offend siya. Sabi niya, I delivered that line so much better. Bakit binubutcher ni Butch? Pasalamat siya. Manunuri pa man din. Pinasok sa iconic. Ito yung pinakahuli. Ayoko ng puti. Ayoko ng puti. Yun, di ba? Bakit naman siya iconic? Wait a minute. Di ba, para bang lahat? Sige nga, explain mo, bakit siya iconic? Bakit siya iconic? Kasi parang nag-research ka lang sa internet, pagkatapos, pinaglilista mo, di ba? Sinurge siya doon, iconic lang. Parang sige, uy, maganda tuloy niya, lagay na. Parang, bakit siya iconic? Di ba part of ano, is you have to explain why is sandali. It iconic to you? Baka nakakalimutan nyo, wala kaming internet, nakikisagap lang ako ng wifi sa kapitbahay. Uy, sobra ka naman. Imposible. Pwede wala kang internet noong mga pagkapanahonang yun, pero ngayon naman, huwag mo sabihin sa akin, hindi ka nag-i-stream. No, basta, isn't that iconic? Parang self-explanatory na siya.
Ah, so ganun ang tactic. Oh. Yeah, pag ayaw ipaliwanag, self-explanatory. Okay. Oh, don't you think? Oh, don't you agree? Okay. Okay. At number 7, I did not kill anybody. Bakit siya iconic? Saan sa hiling bagaling yan? Ah, floor contemplation. Okay. I did not kill anybody! Diba? Narinig ko pa rin yan. Diba? Okay. At number 6. Parang kahit sino pwede magsabi ng linya. Yun nga lang. Kung gaano siya ka-generous sa mga details niya nung nakaraan, ganun siya katipid ngayon. Oh, wala lang. Yan lang. Because... This again. Alam mo ang ganito no, hindi pag sinabi nilang nag-overtime yung previous show, ibig sabihin iiklian mo yung sinasabi mo ngayon para makabawi. Para hindi ganoon nakalakaran diyan. 20 minutes na lang daw ngayon. Stop. This will be a 15 minute show. Alam mo, ako I've always been very considerate of video editors. Oo. And don't you dare team up against me. Would they? Gagamitin ko sa inyo yung mga succeeding. Okay. At number 6. Sabel! This must be love! Miss Gala, pagkatapos ng chismis mo, would you please step into my office? Ni Pren. Working girls. At nakakatawa yan. Nakakatawa yan. Sabi sa'yo kasi, dapat yung lola ng lola mo na dinala mo eh. O sige. Ano ba yung may... exhumation pa ba tayong gagawin proseso dyan? Oo, kung kanino niya sinabi yan, sino yung nakaka-feel siya na in love siya, mo naman. Ganun. Okay, sige. At saka, huwag niyo ako sisip, ito umabot hanggang bukas ha. Ang okay. Napansin ko lang, ay, hindi ine-act out ni Butch yung dialogue yung in the same way that it was acted out in the film. Kaya hindi natin mahulaan. Eh. Okay. Sige, I will do it. Get me a landline. Bakit? Ah, hindi, kunwari may ganun yun. No. Kasi, okay, so, si Carmi Martin, isa siya sa Working Girls, kasama dun sa, that was a hit. One of my favorite movies siya. Tapos, ang best friend niya, sekretary siya, tapos ang best friend niya, si Rio Loxin, na sekretarya naman ni Hilda Coronel. So, tapos, finally, na-meet niya si Edu Manzano na in love siya doon sa boss niya. Kaya sinabi niya, Sabel, this must be love. Five. Acting. Sabi niya, ito Carlo Aquino to ha. Carlo Aquino. Pero bata pa siya noon. Parang... Akala mo lang wala. Pero meron. Ah, sino sasampalin ko? Ha? Ayoko naman sampalin to. Sayang ang face. So, wala siyang choice. Ikaw talaga. So, hindi. Ito yung sa ano to, di ba? Yung bata-bata, paano ka ginawa. Pero parang hindi ganyan ang delivery ni Carlo. Di ba naiiyak ka kanina? Oh. Di ba parang galit na galit? Parang ganito. Akala mo lang wala, pero meron! Akala mo lang wala, pero meron! Ano pa sinagawa? Thank you for doing it for me. Okay, and moving on. Hindi, ito may maganda lang kwento dito kasi nung si Ryan Christian, bata pa lang siya noon, so starting to learn how to talk. Sabi niya, kinikwento ni Vilma, ginagaya daw siya ni Ryan Christian. Sabi niya, akala mo lang wala, pero melon. It was so cute. So, yun. At saka hindi, itong linya na to became so iconic, ginagaya yan sa tanging ina, di ba? Oo. Tanging ina, di ba? Yung kay I.I. de las Ginawang Anas. Comedy. Yung ginawang comedy, yung nag-aaway sila ng anak, tapos ang nasampal, yung isang kaibigan. Akala mo lang wala, pero meron! So, ayun, pasado ng iconic. At number 4, at sa paeksian episode namin, isang bala ka lang. Paano ulit? Isang bala ka lang. Hindi, parang mas mababa ang register ni FPJ. Isang bala ka lang. Ay, hindi na ba bumubulong? Ay, matatakot ka ba pag sinabihan ka na, isang bala ka lang? Mas mababa pa daw na buo yung boses. Isang bala ka lang. Bulo. Yun na yun. Isang bala ka lang. Yun, diba? Kailangan tayo magpadala ng report sa manunuri. Oo. Because this is a talk show. This is not a dramatic show.
Okay. Oo, pero lagi mong ipinangangalandakan at pinagmamayabang sa amin. Hindi ko pinangangalandakan yun. Sinesir, ikaw kasi wala kang ginawa kundi i-search ako. When it is an acting job, and this is not an acting job, this is clearly a talk show where we enumerate the 10 best bets. O bakit? Hindi naman mutually exclusive yun na dahil talk show, hindi mo i-act out. Aren't we doing this for the benefit of our listeners? Kaya kami, hindi mo rin game na game kami. Tsaka yung title nito, Iconic Lines, hindi siya magiging iconic without the emotion. At number 3. Walang background kayo. Ito. Ding! Ang bato. Ay, di ba dapat mas mataas yung end? Oo, mas ding! Kasi, saan nang galing yan? Nasa problema. Sino nagsabing yan? Oo. Wilma Santos, Lipad, Darna, Lipad. Ding! Ding ang bato! Kahit si Morenks alam niya. Kaya bakit ganun ang pagkakasabi ni Ate V para kay Ding, para ibigay sa kanya yung bato? Kasi di ba nanganganib yun? Kaya naman, ding ang bato! Sa kanya, ding ang bato. Parang, ding ang bato, parang... parang ganun. Ma-offend talaga si ano niyan, si Wilma niyan. Oh, galit na siya. Parang sabi niya, din! Parang hindi siya natutuwa eh. Kung ako si Ate V, sabi, talaga hindi niya binibigyan ng ano, alam ng mo? Grace alam ng mo? Aking linya. Alam mo, pagka-turn mo na. Oh. Excuse me, habang turn mo, ina-act out ko na yung iba. Oh, so sige. Can you just imagine? Oh, ikaw na. Hindi, after this kasi, hindi ko alam, hindi ko naman napanood yung Darna ni Rosa del Rosario. Ikaw, kapanahunan mo yun. Diego. Isa ka sa unang-unang pumila dun sa Sinihan ng Araw. Eh. Alam mo bakit parang ang mga matatanda gusto mong iniinsulto lang? Hindi ko naman iniinsulto. Sinasabi ko lang na, I apologize. Ikaw ang nasa film restoration. Napanood mo ba yung Darna ni Rosa del Rosario? Sa TV noon. Pero hindi ko na natatandaan. Sa TV? Ako din. Uy, sobra ka naman. Pinapalabas naman sa TV yun. Kahit noong mga 1960s at 70s. Ano ka ba? Huwag kang mag-ilusyon na bata ka. Hindi ka ganun ka bata. Ayun. Wala lang kaming TV. Yun lang yun. So, pero after that... May sarili silang sinita. Oo, yaman talaga. Ang sabi ni... Ano kasi Maribet Bichara? Hindi, di ba? Pero after that, lahat ng succeeding Darnas, sinasabi na yun. Di ba? Okay. At number 2, you're nothing but a second-rate, try-hard copycat. You're nothing but a second-rate, trying-hard copycat. Sherry Hill must be turning in her grave with that kind of delivery. Okay, right now. You want it to be real? Oh, kasi parang feeling ko, sa akin ka tumingin, lalabas yung totoong, di ba? Di ba? Ang labig-labig nga ng aircon, nagkakasakit na nga ako pagkatapos mabasain mo pa ako. O kaya nga. Si Morenks ka naka-sweater na eh. Eh kaya nga. Oh. Kaya nga. Ikaw lang naman ang hindi nagsusuot ng makapal kasi may gusto mo ito na yan. Kasi makapal na mukha ko. Okay. Number 1 na tayo. Okay, number 1. Nagkay, bababa ko muna yung props ko. May props. So, at number 1, ito talaga ha, walang question dito. I-explain, kasi mas importante dito yung kung bakit ko sila pinili not to act it out. Kasi, bakit mo pa idudut? Hindi mo naman pinapaliwanag kung bakit mo pinili. Sa magsasabi ka lang na ganyan. O sige na nga. O sige. You're nothing but... Pareho kami na ano. Magsama kayo. O so magandang iconic lines yun, no? Pag ako gumawa ng movie, magsama kayo. Kasi di ba merong magdusa ka? Ito, magsama kayo. Kung papalitan mo yung actor doon, gawin mo na ang director, mas mabibigyan mo ng justice. Alin? Yung pagiging director. Kahit nga instamatic, hindi ko alam paanda rin eh. Gagawin pa ako director. Aminin nyo naman, hanggang ngayon, you're nothing but a secondary trying hard copycat. Yeah, napaglaruan na ng lahat. Correct. Hindi ba? At kaya hindi ko in-explain kasi et konektado yan nun sa aking number 1. Bukas uruhod ang mga tala. Hindi. Okay. Trabaho lang to. Walang personalan. Okay. Bakit ko dapat usually, masika talaga yung you're nothing but a second-rate trying hard copycat. Kaya lang, yung trabaho lang to, walang personalan, parang naging part na ng linggo ng Pilipino. Let's say, pag may nag-aaway, na let's say, gwardya ka, ayaw kang papasukin, di ba? Sasabihin ng gwardya, ano to, kahit gano'ng kaganda,
hindi ka pwede pumasok. Trabaho lang to. Walang personalan. Walang personalan to, ha? Trabaho lang. Kaya siguro hindi ko rin masyadong ma-express well the way they were delivered by the original actors. And actually, I will not even attempt because parang it's such a disrespect to these people because these things have been delivered on screen. Excuses. Diba? Excuses. So, ito, pero ang peto talaga, pinaka-paborito ko talaga ang linya. Ewan ko sinama ba nila sa lahat. Baka wala nakakaalam nito. Baka ako lang. Ito ang pinaka-underrated na movie line. Pero ito ang pinaka-gusto ko because applicable ito. Lalo na sa mga ambitious people like, well, young ambitious people like you, halimbawa. Okay. Okay, galing na naman sa Working Girls. Okay. Si Hilda Coronel, bank executive na who was gunning for the SVP position. Tapos, pero ang boyfriend niya, si Roy Alvarez, who was a poet. So the thing, pupunta si Roy Alvarez, opisina ni Hilda, busy lagi siya. Because this was happening, yung mga nagkakabankara nung araw, yung bago mag-ed sa revolution. So, biglang sabi ni Roy Alvarez, parang wala ka ng time. Tapos biglang sabi ni Hilda Coronel, "Life is not a poem, Roy." Roy pangalan niya. "It's a race and I intend to win." Diba? Ang ganda. So sa akin, hindi ko sinama sa top 10 because hindi naman siya ganong kasikat. But sa akin, ang feeling ko, for a while when I was struggling dito sa rat race, yun yung naging inspiration ko talaga. Did I win? Yes, of course. You're winning. You're still winning. No, but look at the price. Ito na pala ako. Ito na kuha ko. So did I win? Oo naman. Grabe ka. Parang nakaupo lang ako dito, na-insulto ko bigla. Nananahimik ako nakikinig, parang na-insulto ko bigla. Kasi may biglang gumanon na kamay eh. Parang, okay. Okay. Umpisa pa lang yan ang paghihiganti ko. Oh. Yung listahan ko, parang yung top 10 ko divided into two. Yung 10 to 6 ko, parang they're really iconic lines from very, very specific movies. Pero yung 5 to 1 ko, these are lines na pag sinasabi, na-spoof na nga siya at lahat, parang kumbaga hindi mo na generally alam na ng tao kung saan sini siya nanggaling. Or ano na siya, mas naging urban myth na siya in a way. So anyway, ang number 10 ko is from the film Minsan Lang Kita Iibigin. Itong linyang to ay sinabi ni Maricel Soriano kay Shasha Padilla nung nalaman niya o pinagsuspetsahan niya na ang asawa niya was having an affair with Shasha. So ang sabi niya, di ba ito ginagaya rin ito sa mga comedy club eh. "Huwag mo akong materi-teri. Iyong tanong ko ang sagutin mo. Are you fucking my husband?" Yun yung original line nun eh. "Huwag mo akong materi-teri! Yun tanong ko, sagutin mo, are you fucking my husband?" Pero dahil hindi pinayagan ng MTRCB yung linya na yon, ang nangyari, nung lumabas yung trailer, "Are you sleeping with my husband?" Oh. Niredub nila yung linya na yon. Pero dyan din ba yung movie na yung Kabet, Kerida, na. Kabet, Chay. Ayun, Kabet. Second, Kerida, ganyan. Ay, teka, alam ko sinasabi mo. Pero I'm not sure kung... Diyan din yun. Parang dito rin nga. Parang linya rin, parang linya rin ni Maricel yun. Sa TikTok yun. Parang linya ni Maricel yun. Yung number 9 ko is another Maricel line from the movie Ikaw Palang Ang Minahal. And to me, it resonates because I think this is a feeling that a lot of people have. Especially yung sinasabi natin, o napapansin natin, siguro may pagkatanga o may pagkagaga siya. Binubugbog na nga siya o inaapi na nga siya pero sticking with the person. Hindi naman siya binugbog dyan. Hindi. Ang sinasabi ko, it resonates with a lot of people. Ikaw naman, listen carefully. Sundari. Teka. Ito yung ano to. Ito yung galing sa Washington Square na move na stage play na ginawang The Heiress. Okay. Ni Carlito Sigun Reyna. Na ang sumulat ay si Raquel Villavicencio. Kasi si Raquel gustong-gusto ko. Alalo siya ng Orian dyan. Oo.
nung kinoconfront si Maricel tungkol sa pagmamahal niya kay Richard Gomez, ito lang sinabi niya, mamahalin niya ako para sa inyong lahat na hindi nagmahal sa akin. O di ba, pag pinakinggan mo yung linyang yon, you can pretty much understand that no matter how problematic a relationship is, parang kakapit sa patalim eh. Kasi, o lahat kayo, inaapi nyo ako, halimbawa, pagkatapos, pero ito, granted na yan ang sinasabi nyo, masama ugalin at magnanakaw o magte-take advantage, pero sa akin, ipinaparandam niya ang pagmamahal. Yun yung ano. Pamahalin niya ako para sa inyong lahat na hindi nagmahal sa akin. Dapat alam mo to. Ano yung number 8? Linya ni Popoy kay Basha sa One More Chance. Yun. Ay, oo. Oo, di ba? Yung parang ano to, parang si Basha parang humihingi na magkabalikan sila. Ang pinanggalingan nito ay, di ba, nagka-relationship na si Popoy dun sa karakter ni Maha Salvador. Tapos ang linya niya, syempre kailangan kong basahin para mag-eksakto yan. Hindi. She had me at my worst. She had me at my best. No, pero binabaliwala mo ang lahat. And you chose to break my heart. She had me at my worst. You had me at my best. At binali mo naman ang lahat yun. Kumbayin ba talaga yung tingin mo? I just made the choice. And you chose to break my heart. Hindi, makikita mo rin ang pagkakaiba. Ako, binubuo ko yung kinu-quote ko na line. Si, ano, si Butch, kukuha siya ng 3 words pagkatapos, hindi pa niya i-explain ko bakit. Eh, yung akin mahaba-haba yung linya kinu-quote ko. Sa akin kasi, self-explanatory na. Para bang, alam mo, I have so much respect for our viewers. I know they're intelligent enough to understand what I'm saying. Diba? But this is not a question of intelligence. It's a question of getting to share the feeling. Ito kasi, alam kong sikat yung linya niya. Pero ikaw, tanong kita, ganda mo, Rex. Pag nakikipag-away ka ba sa shota mo, gagamit ka ng ganyang kilometrong kahabang linya? Jejimon kami mag-away ng ex ko. Paano? Parang, ayoko na sa'yo, diretso na ganyan. Okay, hindi yun na nga, yun na nga, parang, Pero in defense naman, no, this is iconic talaga. Oh, at saka, it's a generational thing because Morenx naman is also not the same age as Popoy and Basha. They're also of a much older bracket. It's no different when you're talking to your friends. Iba ang pagkukwentuhan nyo at iba ang pagdadialog nyo kesa pag Gen Z ang kausap mo o a younger millennial. Magkakaano? So, parang ano, parang sa sine yan eh. Iba ang dialogue ng halimbawa a Gen X ka o baby boomer ka, pwede mas muo yung ano, mas matalinhaga or pero, whatever. Alam mo, kahit anong generation, I don't think may makikipag-away na maglilinya ng ganyan. It may not in be real that, life. No, it may not be that exact line. But I have heard arguments and discussions or I have said lines also that were closer to this. More poetic. Number 7 is from Sharon Cuneta naman in the film Madrasta. Kung natatandaan mo, dun sa pelikulang Madrasta, di ba may eksenang umaakyat si Sharon at saka si Boyet tapos nagtatalo sila, nagsisigawan sila. Kasi ang pinanggalingan nito, nagagalit si Sharon kasi parang naape yung anak niya, yung anak nila ni Boyet ng karakter ni Claudine. So, pagdating nila dun sa ano, lakasan ng boses. Pagkatapos, anong punot dulo ng pinag-awayan? Sige. Anong punot dulo? Bakit ano to? Ang pinag-awayan nila, ang feeling ni Sharon, yung school project lang ng pinag-awayan, di ba? Pero para kumbaga, ang nasira nung anak ni Sharon at saka ni Boyet, yung sa kanila, yung project nung ni... Yun na nga, parang school project ka lang sila at umabot sa, I was never your partner. I'm just your wife. Alam kaya mo, ang pinag-o... respeto. Hindi mo pinanood yung scene. Pinanood ko. Kaya nga alam ko yung pinanggalingan ng away eh. Basta tayo patapusan mo. Ano ba naman yung ulitin niya? So, ayun, sinabi na ni Butch ko ano yung linya. So, I was never your partner. I'm just your wife kaya hindi mo ako nire-respeto. I was never your partner. I'm just your wife. The trivia I have about this particular line was, usually, ang Star Cinema at that time, gumagawa talaga ng trailer. Ngayon lang ako nakakita na instead of a trailer, they actually had an excerpt from the movie. And I was wondering, ano kayo magiging reaction ng mga tao? But then, after that, biglang pinag-usapan yung linya. Kasi parang lahat na draw doon sa nagsimula na nasira yung project hanggang nagtataas na sila ng boses, umakyat ng hagdanan hanggang nagtapos dito. Pagkatapos biglang lumabas yung logo ng Madrasta.
So, in fact, this was also the first movie of Star Cinema na nag-100 million. Ewan ko sa inyo, but I was never your co-host. No. I'm just your utusan. Kaya di niyo ako nirerespeto ng dalawa, kaya magsama kayo. Oh, ang number 6 ko is another Nora Vilma. Pero si Vilma, sinabi niya to kay Nora. Now, ang pelikulang T-Bird at ako, ano siya, it's written and directed by Danny Zialcita. And si Danny Zialcita has always been known for having very, very playful lines. So ito yung linya ni, ano, parang nagseselo si Nora dito kay Vilma eh. So ito ang naging... Because si Nora was the lesbian. Yes. That time. Ayan. So so parang napipiko na si Vilma sa kanya. Sabi niya, at ang sabi ng nasa itaas, ang sala sa lamig, sala sa init, iniluluwa ng langit, isinusukan ng Diyos. Tung Grill, Tung Dynasty, ano pa ba? Galactica, ayan. And Butch. Ngayon, yung aking top 5, parang kumbaga, these are lines that have transcended the movies where they came from. They are spoofed in other movies, they are spoofed in comedy bars. And usually pag napakinig mo siya, may idea ka na kung saan siya nanggaling. Okay, sorry ha, pero ngayon, kaya hindi ko sinama to. No. Do you think this line would still stand against lahat-lahat ngayon may political correctness? Sa tingin mo tatayo ito? Hindi. So ang sa akin lang, it did not stand the test of time. Parang hindi rin naman yan yung bakit political correctness na yun? Kasi okay, parang pinalalabas niya kung LGBT community ka na member. Parang... No. The argument there was not about being gay. The argument there was the character of Nora was very, very unpredictable. Hindi niya sinasabi kay Vilma na crush niya. So ang nangyayari lang, ang behavior niya, para kang halimbawa, nagsusungit ka, tapos biglang ngayon mabait ka. Hindi mo naman alam kung ano yung motive eh. Yun naman ang backstory niyan eh. Nung sinabi yung line na yan, it wasn't referring to being a lesbian specifically. It was referring to a person na hindi mo matimplang ugali. Minsan masungit, minsan mabait, minsan may sumpong, minsan wala. Yan ang pinanggalingan niyan. So yung character ni Vilma, napipikon na kay Nora, na parang, ano ka ba, sala ka sa init, sala ka sa lamig. Yun ang pinanggagalingan niyan. It's not an LGBT specific line. Hindi, pero ang pinaka-ayoko dito sa movie na to, parang kumbaga hindi niya napanindigan na parang eventually kailangan gawing babae si Nora in the end. Diba? Kaya nga nagkaroon siya ng date. Diba? Nung ending. Tanya, well, But again, to me, that's also a product of its time. You have to remember, this movie was done in the 80s. So, for you to pass the censors, especially at the time na in fact, especially since auntie niya yung board of censors that time. hindi, pero kung titingnan mo, mas hindi issue ang pagiging gay sa pagiging lesbian. That's why si Nadolphy could get away with so many more things. In fact, this was a very, very brave movie at the time kasi not even Hollywood was doing movies that was like this. Pagkatapos you had the biggest stars in Nora and Vilma agreeing to appear in a movie that tackled being a lesbian. Oh, hindi nag-flop tuloy. What? Hindi, yeah. Hindi siya nag-flop siya kasi binoykot ng Vilmanians at binoykot ng Noranians. Ikaw naman. Alam mo, isa lang ang sabi ko. Isang bala ka lang. So, awkward kaya nung nag-shoot sila? Di ba meron silang alitan? Hindi, actually, parang during that time, hindi... Okay na sila. Because this was long after na-establish na okay, cinematic love team si Boyet at saka si Vilma. Pero even with the marriage, I think at this time mas si Sandy Andulong na yung kay Christopher dyan eh. And Nora was already moving on also. So it wasn't that difficult. Ang problema dito sa pelikulang ito, billing. So pag napanood mo yung pelikula, hindi yung lalabas yung ano, kasi they could not agree kung whose name would go first, whose below, whose ano. So pag lumabas yung pangalan nila, nagpa-pop up na yung mga pangalan nila. Nora Vilma. Ganun yan. So nakakatawa siya. Pero in hindsight, that was the kwento. But they would never agree on who would be billed first. That wasn't the first time it happened in Philippine cinema. Nagkaroon ng ganyang billing problem. Si Amalia, si Susan. Yung pwedeng pantay siya. Hindi kasi may isa ka pa rin makikitang una eh. So, it's perception. So, if for example, there are two names tapos nakaganon, kahit na sabihin mong pantay siya, una mo pa rin itong makikita. Kung nakaganyan, issue yan. Kung nakaganyan, issue yan. Kung nakaganyan, issue yan. O, nagpop-up na lang sila. Nagpop-up. Yun yung kwento nun. Grabe.
But those are the interesting things. Pero mas cute yung kay Amalia and Susan kasi circle siya, umiikot lang siya. Ah, so parang ginaganon-ganon. So parang kumbaga, pagalingan na lang kayo, sinong unang makakakita ng pangalan? At ang topic pa na namin ay hindi po tungkol sa billing, kundi po sa mga iconic lines. Okay. Ang galing na. Oh, siya. Ang number five sige. Ay na-act out ko na kanina. Bata-bata, paano ka ginawa? Yung linya na yan. And in fact, sabi nga, sa tanging ina ni Ai-Ai, nagamit na yan. And then even in the comedy clubs, ginagamit yan, linya na yan. Number four, si Nora ang nagsabi nito, sa minsay isang gamugamo. This is actually a line that for the most part, karamihan ng tao, they always miscredit kung saan nang galing to. Tapos, ang nangyari kasi, di ba si Melanie Marquez, marami rin siyang Melanie Sims. Yung mga ano. So, for a while, it was also even credited to her. Don't judge my brother. He's not a book. Yung ganon. So, ito, ang eksenang ito ay nangyari sa Lamay. Lamay. Kasi, nandito pa yung US bases dati eh. Tapos dun sa US bases, may mga nangangalakal. Yung parang papasok yung mga bata dun sa loob ng rehas nung base. Pagkatapos yung scraps nila kukunin, dadalhin sa labas, ibebenta. Ngayon, bawal yon. Pero ang nangyari, yung US soldiers, binarel yung isang bata who happens to be the younger brother of Nora O'Nor in the movie. Pero in real life, papunta na siya sa Amerika. Oo, mag-nurse siya sa Amerika, si Nora. Kaya, nung nandun sa, nandun sa Lamay, nagbibigay ng pera para ito ang katumbas ng pagkamatay ng kapatid mo. Pagkatapos, doon sinabi ni Nora itong linya nito. They thought they were shooting a baboy damo. Yun. Restored na rin yung pelikula niya. You should watch it. It's actually a very good movie. My brother is not a pig! Ang kapatid ko'y tao! Hindi baboy damo! Ang number three ko, na-mention na rin niya ni Butch kanina. Ito yung linya ni Sherry Hill na yung muntik na ako sa boya ni Butch kanina. But, di ba? You're nothing but a second rate, trying hard, copycat. Sabay saboy ng gano'n. Parang dapat sa'yo applicable. Ha? Parang the way you delivered it, parang ikaw yung second rate, trying hard, copycat. Alam mo, feeling ko, kaya ako ni-request ni Butch maging ano dito. Kasi parang ang feeling niya, ako yung copycat niya. Excuse me, nag-iisa lang ang Leo Katigbak. Pero di ba, when you hear those lines, they have been used so often na parang hindi na yung pelikula yung ano, more or less alam mo na yung pelikula lang yun. Hindi. Total, lahat pinapaliwanag mo. Ipaliwanag mo. Di ba ang usapan naman ipapaliwanag, ikaw yung hindi sumunod na magpaliwanag? Ang ina-expect ko, these are so iconic, alam na nila yun. Ang kaso hindi nga namin alam yung ibang sinasabi mo. But, ewan ko sa inyo, basta't ang mga viewers natin, matatalino sila, alam na nila yun. I did not say that. Sinabi na rin ni Butch kanina, ding, ang bato! Yung sa lipad dar na lipad. In fact, when we were doing the Darna, that original yung ABS-CBN movie, pagkatapos naging series ni Jane, part of the discussion also is how to always include this iconic line in the dialogue. Pagkatapos, I remember there was a time when we were working on the movie, I think si Eric Mati pa yung magdidirect nun. May concept pa yan kung paano palalabasin tong linyang to dun sa dinidirect na eksena ni Eric Mati. But the rest of the project, that's another story. Basta ngayon, ang pinakamaganda mag-deliver. Di ba si Charlene Gonzalez nag-Darna din? For Viva. Pag sinabi niya talaga, Darna. Di ba ang hinahina niya magsalita? Di ba? So ilan na yung, Darna. Na dapat malakas. Ngayon, yung number one ko, sinabi na rin niya. Ang feeling ko, this is a line na by virtue of how many times it's been spoofed, it's been used, it's been acted, kahit sino, alam na kung saan galing yan eh. Di ba? Yung lalo na yung performance nila. Parang kumbaga, it's a performance of a lifetime when she said, walang himala, ang himala ay nasa puso ng tao. So, nung pag-ano niya, tapos di ba nakikinig yun. And then, just a little background on that particular scene. That was actually the last time na in Philippine cinema nakapag-mount ng ganun ka-epic, na ganun karaming cameras na sabay-sabay. So in fact, kahit sina Joel Lamangan, who was also the assistant director of Ismael Bernal, talagang plano sila ng plano. Kasi parang it cannot be repeated. You're having all of these people rush down and everything. Inserts na lang, pero yung massive scale na ganun, maraming camera yung rumorol. The movie? Oo. Kaya lang,
yun naman kasi, parang yung nagkaroon stampede. Parang feeling ko, paano ka magkaka-stampede? Eh, lawak-lawak nung lugar. Coverage standpoint, with all of the concerns on film budgets and everything, nothing like that was ever being done kasi nagtitipid na lahat ng producers. Kaya it had to take the experimental cinema of the Philippines at that time to do something like that. So it was one of those things na none of the assistant directors were used to it. Kasi wala nang gumagawa ng, hindi naman katulad ng Hollywood epic yan eh. So, ako lang ang sinasabi ko, yun ang kwento nung sinunot itong eksenang ito. So anyway, yan na po ang aking number one. Kasi kahit papano mo tingnan, kahit saan mo marinig, alam mong si Nora Uno na nagsabi yan para sa isang pelikula na na-vote na best movie in Asia sa CNN poll. Yes, and I survived it. Para ito yung pinakamadugo namin. Kasi yung sobrang ikli lang, pero ito yung pinakamadugo nating ano. O kasi di ba may interrupt ng interrupt? Hindi, at least ngayon nakalabasan na. Alam ko kung nakaninong panig ka na. Hindi, kinakampihan nga kita konti. Konti lang. Siyempre, hindi naman, basta friends tayo. Hindi. Ngayon pa. alam mo ikaw, si Morengs, pag halimbawa magkausap kami, ang taas-taas ng pagtingin niya sa'yo. Para kaya lang niya ginagawa yun. Kasi alam niya madedehado ako eh. Considering kung gano'ng kataas ang pagtingin sa'yo. Eh pero hindi ko alam kung bakit hindi mo nakikita na gano'n yung talagang... So, nire-reverse psychology niya, hindi mo napipick up? Actually, in one of our future episodes, before we say goodbye, abangan niyo ang top 10 na mga plastic sa industriya ng show business. Tama ba naman yun? Sinabi ko bang ikaw? Wala, tumatawang. Support nga ako. Oh, tingnan mo, ikaw talaga. Si Morex is laughing. She is laughing with your joke. Oh. She's not laughing at you. Exactly. Oh. Nagsushow ako ng support. At dito po nagtatapos. At bago po magkaroon ng mga more iconic lines, pero talagang, ano to, ngayon, paninigdigan ko na talaga, magsama kayo. Okay. At hindi na pala tayo magbabalik. Hindi na tayo magbabalik. Dahil sa magbabalik ng best 10 bets, ako na lang ang matitira. Dahil magsasama kayo. Anyway, thank you so much for joining us in Best 10 Bets.